Ngayon naman, ang parang talagang pinatutsadahan ito ni Angel Oxin, itong si... Tala, di ba si Tala to si Sara Hieronimo, di ba? Siya mismo yung ano, ito daw yung parang pinaringgan. Ito eh. Ay nako, Angel Oxin, ano ba yung pinagagawa mo? Pasimuno ka talaga, ayan. Iyan po kasi ang pasimuno ng lahat ng mga parinigan tuloy ng mga artista, ng mga fans nila. Oh, kasi niya sa mga kasamahan kong artista di nagsasalita, ano, may pag-ganun-ganun pa siya. Ano, may karir pa ba kayo? Wala na kayong network kahit magpakit kayo dyan. Sa Instagram, mag-send kayo ng mga sad face, di nyo na nadaramayan ng mga katrabaho nyo, dahilan kung bakit kayo sad. Oh, may ganyan-ganyan siya, parang pinamumuk. Alam mo, sabi ko nga eh, itong si, eto ha, uy, merong nagpa-pink ha, magandang pink tong nakita ko ha. Si Ian Ramos pang pansit sa birthday mo, Lord. Soy, salamat po. Palakpakan. Bago natin tuloy, syempre, pasayawin na muna natin si Bayo. Salamat. Bitin talaga yung kanta na yun, ano? Pang Bayo talaga. O, di ba, ganito nga nangyari. Ito, syempre, nagparinig to si ano, galit na galit. Ganito pa siya magsalita eh. Ewan ko kung dahil siya mabigat yung katawan niya o yung bag. Ah, hindi ko sure. Sabi niya, ganyan-ganyan siya. On! Talagang, alam, parang pelikula. Lights, camera, action, lahat ng video, ilabas ang video. Hoy, sa mga kasamahan kong artista, di nagsasalita. Ano, may ganun pa ba kayo? Kasi nihingal-hingal pa siya. Wala na kay network. Kahit magpakit pa kayo. Ayun niya yung Instagram. Madam Angel, ha? Ito, babalaan kita. Ha? Babalaan kita. Ha? Wag na wag mong babanatan si Ivana. Ha? At sasabihin mo sa kanya, wag na siya mag-post sa Instagram. Nako, ako makakalaban mo. Ang ganda-ganda ng mga post ni Madam Ivana dun sa Instagram niya. Ha? Talagang ganda-ganda nung bag. Nakita nyo na ba yon? Tapos, pag yan pinagbawal mo, nako, ako makakalaban mo, Madam Angel. Eto nga, so inamok niya, ganyan-ganyan. So, kinampihan naman siya, di ba? Oo nga, tama nga. Kasi alam mo, ito ang problema ko eh sa mga artista na to. Hindi kasi nila iniisip na yung mga sinasabi nila ay may impacto sa mga fans nilang aanga-anga. Alam mo naman yung mga fans, tatanga-tanga yan eh, oo-oo lang yan eh. Lalo na kayong mga fans, yung mga mabababaw na fans, yung mga galit na galit sa akin, nakita ko nga eh, pinagmumura ko, tapos nung nakita ko kung ano yung mga mukha nila. Hindi ko napapatulan eh, alam mo kung bakit? Halatang Jejimon eh. Mga Jejimon praning, alam mo yung mga ganon, halatang... Hindi ko pag-aaksaya ng panahon yung itsura ninyo. Mga Jejimon eh, alam mong mga panatiko lang, mga panatiko ng ABS-CBN na dahil nawalan kayo ng mga artista na mapapanood. O hindi nito iniisip nito mga artista na to, yung binibitawan nilang salita, may epekto ito sa tao. Kaya ngayon, anong nangyari? Siyempre, dahil sinabi ni Madam Angel to, yan, pasimuno ng parinigan tuloy ng mga artista at saka ng mga fans nila. So yung mga fans nila, bininatan ng binanatan si Sara Hieronimo. Keso kasi bakit di pumupunta doon? Bakit nag-post? Paano ba yung post ni ano ni Tala? Si Tala na lang ang tawag ko diyan ha. O si Tala, asan na ba? O, ito, papakita ko. Tala, asan ka na yung post mo? O, wait lang. O, okay, Tala. Ayan, oh. Salamat Benny De Leon sa 5 Canadian dollars, ha? Ito si Tala ho. Naku, maliit pala yung mga letra. Medyo malabo-labo na hong aking ano, aking eyesight, ha? Pag malapitan, eh yan. Wait lang. Oh, ito ang sabi ni Tala. Malaking bahagi po ng aking karera ang ABS-CBN. Maliban po sa pamilya ko at aking manager na si Boss Big.
Ang ABS-CBN po ay ang network na ilang beses na sumugal at sumuporta sa akin bilang artista at performer. Niyakap nila ako at inalagaan ng husto na para kanilang sariling anak o homegrown talent. Malaki po ang utang na loob ko sa network na ito at habang buhay ko po ipapasalamat ang bawat oportunidad. Tiwala na ibinigay nila sa akin, hindi ko man po alam ang buong detalye kung bakit di na muli nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Buti, aminado siya. Sabi ko nga, I would credit yung kanyang pagiging honest. O di ba? Sinabi niya, hindi ko po naintindihan lahat pero kung gusto kong iparating ang aking pagsaludo sa mga haligi ng ABS-CBN. O hindi niya daw niya naintindihan. At least inamin niya. Ano pa? Mahiligin ng ABS-CBN para sa kanilang paglaban ng disente at mapakumbaba sa harap ng ating mga lawmakers. Bagamat napakasakit po ng matanggihan, patuloy pa rin kaming sumasamot, nakikiusap at umaapila. Nagdadasal para sa aming hangarin na mabigyan muli ng aming minamahal ng ABS-CBN family ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon na mabawi kung meron mang naging pagkukulang, pagkakataon na malawakang, makapaglingkod, makapagbigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Naway magkaisa po tayo. Maghawak kamay at magtulungan para malabanan ang malubhang krisis o pandemya ng hinaharap ngayon ng ating bansa, pati na rin ang buong mundo. Naniwala po ako, walang pagsubok na di natin kakayanin basta yan. Naway maging isang pamilya po tayo sa mga lubos na nangangailangan, nahihirapan sa gitna ng pandemya, hinaharap yan. Mahal ko po ang aking ABS-CBN, bla bla bla. Ako po si lamang artista, ganyan ganyan. Magkaisa po tayo para sa ating mahal na bansang Pilipinas. Magkaisa po tayo sa ating kapwa. Palakpakan. Ang ganda ho ng kanyang sinabi, di ba? Sa kanya, hindi ho siya, ninanais niya ang magkaroon ng prangkisa uli ang kanilang network na maibalik. Okay? Pero, naiintindihan niya at ayaw niyang makialam kung ano ang nangyari. Kasi hindi nga daw niya kumpletong alam. Ano naman ho kaya ang masama doon? At meron pa siyang Bible verse eh. Meron pa siyang Bible verse na nilagay doon. Nasundot itong mga ilan na kesyo, bakit di ka lumabas din at sumayaw ng tala dun sa ABS-CBN na tala, tala, la, 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 ganun, ganun, no? Tala, tala, la, 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 ganun. Ewan ko ba dito sa mga to at gusto nilang palabasin, ito si Darna kasi, alam mo, si Darna, talagang dyan lagi sa labas yan. Diba? Alam naman mag-Darna yan sa loob ng bahay. Darna! Tapos lilipad siya sa bubong. Dibagsak siya, diba? Talagang panglabas ka talaga, Angel. Pero ito si Tala, pangloob lang siya kasi pangit naman kung sasayaw siya ng Tala! Tala! Magagagaling-ganin siya sa kalsada, diba? Di man ako sasabihin pa, siya raulo na itong talag to, diba? Yan lang ho yun. So kanya ayaw niya mangi-ilam. Nire-respeto niya. Bakit ho ba? Mamaya pa, sasabihin ko sa inyo bakit nire-respeto. Noel Gordo, salamat sa $5. Nerick Abinante, salamat sa NZ5 watching from Auckland, New Zealand. Ha? Andali lang, inom lang ako. Oy, Catherine B, $10. I don't understand why the Quezon City Mayor approved that no social distancing rally under the pandemic. Kasi nga po eh, yung pangalan po niya, yung kanyang Belmonte doon, kung siya man yun, talagang sa ano naman, sa totoong name niya, yun talagang totoong name niya. Okay? Kung hindi man siya yun, siguradong kamag-anak niya yun. alam nyo, ikaw ba naman, okay? May stock ka dyan. Anong ibig sabihin ng may stock? May investment ka. May pera ka dyan nilagay. Naglagay ka ng pera dyan. Tapos biglang mapapasara. Aba, malaking katwalan sa iyo yun. Sa tingin ko, hindi lang naman 1 million ng investment mo dyan. Yung kung ilang percentage. Kasi tandaan nyo ha, nasa top 30 sila. Ibig sabihin, malaki-laki din ang investment. Marami yung stockholder o shares ang ibang-ibang tao sa ABS-CBN. Malaking kumpanya ABS-CBN. Pero kung maging top 30 ka, sa tingin ko, 1 million ang nailagay mo dyan. Ngayon, syempre, ano pa ba magkakaroon pa ba yan? Sigurado ako magpo-pull out ang mga advertisers dyan. Dahil wala na sila sa free TV, di ba?
By the way, mga nagtatanong po pala, lagi paulit-ulit tinatanong, bakit daw ba may TFC pa ang ABS-CBN? Ulitin ko lamang po para sa kalinawan natin. Ang nawala po sa ABS-CBN ay franchise. Hindi po nawala yung kumpanya. Yung kumpanyang ABS-CBN ay pagmamay-ari pa rin ni Lopez. Pagmamay-ari pa rin nila yan. Hindi yan ang kinukuha ng gobyerno. Hindi ito sequester, ha? Baka kasi akala ninyo, oh, sequester na ABS-CBN. Hindi ho ganon. Franchise lamang po. Ano ho yung franchise? Yun ho ay pribilehiyong ibinibigay sa mga kumpanya ng media. Okay? Yung franchise na yon. Yun ho ang hindi binigay ng Kongreso dahil sa tingin ng Kongreso ay nilipastangan nila yung kanilang karapatan o yung kanilang, sabi na natin, eh, responsibilidad sa bayan. So franchise ho ang nawala. Hindi ho yung channel. Ulitin ko po. Bakit meron sila sa TFC? Kasi po hindi naman sakop ng franchise yung TFC. Cable ho yan, sa ibang bansa ho yan. Parang ako, kunwari, gusto ko magpalabas ng programa ko. O. Kahit ako, hindi pwedeng magpalabas sa free TV. Hindi ako pwedeng kumuha ng franchise sa ibang TV. Sa ibang TV, sa free TV o yung frequency. Okay, hindi ako masasagap sa telebisyon na may mga antena. Okay, dahil hindi ako humingi sa Kongreso ng franchise. Gayunpaman, pwede akong maglabas through YouTube. Okay, yung YouTube naman, ako dapat sumunod. So kung ano man yung kanilang patakaran, kanilang community guidelines, kailangan kong sundan. So yung YouTube ngayon ang magdi-distribute sa iba't ibang bansa. Parang ganun ho ang ABS-CBN. So yung TFC, kanila hong sa ibang bansa ho yan, ating gobyerno dyan. Okay po, linamin ko lamang po.